Sa dinami-rami ng araw at lugar, doon pa nagkaharap ang magkakapatid. Binanlawan lang na Venice ang kanyang buhok at tinulungan ng staff to yung into. Madalas kasing kumakain doon si McNeil at first time nila makita may kasama itong mag-dinner. Salamat. Welcome po, ma'am. Inaasahan ni McNeil na mawawan na nasamod si Venice ngunit nagkamali siya. First time pa naman namin ito. Let's eat. I'm really starving. Nilagang baka i-serve on the table. Tamang-tama dahil nilamig siya sa ibinuhos na ice ni Olga. Pasulyap-sulyap sa kanya si McNeil. Umiti pa rin si Venice upang alaalang binata. Alis din dito. Are you sure you're okay? Tumango si Venice at sinubuan pang lalaki. Nasimula nila na maganda ang umaga kaya kahit magkaroon ng agberya, hindi pa rin paawat si Venice. Kalmado siya sa opisina ng umaga at hindi siya nasisigawan ni Lucrecia. Napapangiti siya tuwing susulipan ng mga bulaklak. Nag-ilaw ang cellphone ko. Mukhang tawag yon. Sinagot niya kaagad. Yes, Yaya. Okay? Ibigay mo sa kanya. Sabi niya. Pinapauwi pa siya ng mga anak. Nagsusumbong na pati daddy raw nila hindi pa umuwi. Ipinasa niya kay McNeil ang tawag. Si Reagan. Oh yes, baby. Miss Mommy. Miss Daddy. Miss you. How's Alexi? I'll see you later, okay? Sa bahay na tayo dumiretso. Si McNeil pa nagfasa ng seatbelt ni Venice. Sa labas ng bintana ng kotse na tatanong ni Venice, ginagap ng laki ang kamay ng babae. Worried? Umiling si Venice. Venice, may I ask you something? What about? Ganyan ba talaga ang ate mo? War freak? Huwag ka na magmalinis na parang ate ko lang ang ganun. Magsama-sama sila nila Crystal at Sally na puro matataliman tabas ang dila at puro war freak. May inagaw ba ako sa kanila? Napangiti lang si McNeil. Pogi ka? Eto naman, galit ka agad. Just make it fast para mabutan ko pa mga bata. Ayaw niyang masyadong ungkatin pang nakaraan. Olga believe inagaw talaga niya si McNeil sa kanya. Gusto rin sanang dat nang gising pa ang mga bata bago pag-uwi nila. Tulog na tulog na mga ito. Pumasok sila sa kwarto ng kanilang mga anak. Thank you, Venice. For what? For being so accommodating today. Change is coming. Natawa siyang bigla sa sinabi ng kausap. Ito sana ang daddy ko pang ginawa pagbalik ko but because of my pride, gusto ko siyang pahirapan ng konti para mas makita pang effort ko at ang willingness to take responsible for us. Hinilikan ko si Reagan sa noo. Matapos salikan sa noo at mag-goodnight sa mga bata, dahan-dahan nilang sinirang pinto. Want coffee bago ka umuwi? Yes, please. Hintayin mo na lang ako sa sala. Akala niya naghintay siya sa sala pero sinundan pala siya ng binata sa kusina. Nagulat siya na maramdaman ang back hug ni McNeil. Gumapa ang kamay ni McNeil sa kanyang harapan. Ramdam ko ang bukol sa kanyang harapan. Sinadyang kiliskis yon sa kanyang likuran. McNeil, baka biglang lumabas si Papa. Para namang di niya alam ang ginagawa ng Papa mo. Natatawa si Vinny sa loob-loob niya. Sinubo kong biglang kanyang punong tenga, kaya nagtulak ko siya ng bahagya. Ano ba? Shhh! Magtimpala ka lang dyan habang nagpapainit ako. Nagiinit rin si Vinny sa ginagawa ni McNeil. Pinaharap siya at saka inangat at pinaupo sa lababo. Hinalikan siya ni McNeil. Mukhang marunong naman siyang humalik. Nahihiya lang. Napangiti siya habang nakasubsob ang buong mukha sa mukha ng babae. Venice? Huminto siyang bigla pero bago siya muling halikan at kung saan mapunta ang lahat, inangat ni Venice ang tasa at iniharang sa nguso niya pero napadikit ang nguso sa mag kaya napaso si McNeil. Ow! Napahagat labi siya. Venice naman eh. Gusto lang siyang awatin ni Venice kasi baka kung saan naman sila mapunta. May mga bakanteng kwarto sa bahay nila at wala magkakaalam na magkukwike sila. Ayun, wala nagawa si McNeil kundi tahimik na naupo at sabay sila nagkape. Now he is here in front of her na parang isang manliligaw. Tinitigan siya ng dating sekretary na parang imine-memorize ang kanyang mukha. Bakit pa ganyan ka kung tumingin? Sabi ng babae. I'll come and see you here tomorrow night. Sure, bahala ka. Alam niyang si Reagan at Alexi lang naman ang dadalawin niya. Tulog na kasi ang bata nang dumating sila at di sanay si McNeil na hindi nakakalaro at nakakausap ang mga bata. McNeil, gumagabi na. Uwi ka na. Narinig niyang buntong hininga ni McNeil. Parang ayaw niyang umalis habang hawak ang mga kamay ni Venice. Inihatid siya nito sa pinto. Nag-goodbye na siya pero nakakailang beses na. Bye! Kumaway pa si Venice at tumugon na matamis at ngiti ang binata. Bye na! Binitawan niya ng kanyang kamay pero hinawakan pa ang kaliwang kamay ng babae. Magpapaalam tapos titingin sa kanya. Muling gumuhit sa alala ni Venice ang kaparehong eksena. She remembered too well. She was like him before. Bye! Si Venice naman ang napapuntong hininga. Wala siya nagawa kundi mag-goodbye kiss pero hinawakan ang kanyang pisngi at sinisid siya ng hali. I love you, Venice. And she heard it again. Bye! Bukas ha? Opo!
Got a busy day kaya hindi niya namalayan na hapon na, pero nakiusap si Nadja na duman siya sa grocery na naubusan ng gatas ng kanyang mga anak. Nakiusap din siya na bumili ng champagne. Hindi na siya nag-usisa. Sumunod na lang siya sa utos ng kanyang pangalawang ina. Nag-grocery siya ng hapong yon. Sa milk section siya nagmamadaling nagtungo upang kunin kaagad ang gatas ng kanyang mga anak. Sabay pa nilang kinuha ang kahon na iyon kahit madami namang stocks. Nagkatinginan pa nga silang dalawa. Cart ang tulak ni Bettina, samantalang basket naman kay Venice. Nagkatitigan sila at ginitian pa siya ng babae. Binitiwan niya ang kahon ng gatas at kumuha ng iba, saka tumalikod sa kanila. Matagal silang hindi nakita ni Venice, pero hindi makakalimutan ni Bettina ang ibang basic features ng babae kahit malaking pinagbago niya. Venice? Nagmamadali pa sana siyang maglakad. Yeah, hindi siya magkakamali kahit itim ng buhok niya. Straight hair at mahaba pa rin ang kanyang buhok. Huminto at unti-unting lumingon. Venice, si Bettina to, remember? Kamusta ka na? Antagal din natin hindi nagkita. Miss Bettina? Betty na lang, ano ka ba? Halika. Sabay pa sila nagbayad sa cashier. Para sa anak mo? Tanong ni Betty. She is referring to the powdered milk. Yeah, ubos na raw kasi ang gatas nila. Mukhang malalaki na mga anak mo, ha? Sa kanya nakita ang parehong ngiti na masigla at panangiting si Venice sa dating sekretary ni McNeil. Babae ang anak ko, how about you? Kambalang anak namin ni McNeil, si Reagan at si Alexi. Almost 8 years old na rin sila. Patango-tango lang si Bettina. Marami siyang alam tungkol sa kanilang dalawa ni McNeil. Kapag problemadong lalaki, Venice always comes first. Why don't we sit for a while? Saka na lang, Miss Bettina. Ikaw naman. Ngayon lang siya nagkita. Please? Hinila siya ng babae, tumanap kagad siya na makakain kahit pizza lang. Siya nang umorder. So, how's McNeil? Medyo casual ang usapan na parang matagal na silang close. Mukhang magtatagal sila sa klase ng tanong ni Bettina. Look, Miss Bettina, hindi tayo close para tanongin ako ng ganyan. You can ask McNeil if you want. Hindi na naitago pa ni Venice na ayaw niya ang ganong klase ng usapan sa isang itinuturing niyang estranghera. Venice, everything started with a big mistake. Are you telling me that loving McNeil is just a mistake? For sure you know that McNeil is your papa's business partner. Saka siya umiwas ang tingin. You really did it on purpose knowing that you can really win McNeil. Actually, you did. You won without so much effort. Nilaglagay ko si McNeil sa alanganin, lalo ng relasyon niya kay Papa. Tinanggap ko naman ang katotohanan na pilit ko lang siya at wala namang pagmamahalan na mamagitan sa amin. Nadala lang siya sa sitwasyon. Umiling si Bettina. Is that what you think? Yeah, hindi ko balak makipagmabutihan pa kay McNeil. I don't plan to marry him. You know what? I don't know why you're so cruel to McNeil. Hindi naman niya kailangan matali sa akin just because of our twins. Listen to me, Venice. McNeil doesn't deserve any of it. You just don't know how to sacrifice for you. Napahinto siyang bigla. Hindi ko alam kung kailan pa bang sabihin kay Venice ang totoo. Huwag mo siyang pakialaman, Betty. I am going to marry Venice and I am willing to win her. Yun ang sabi ni McNeil. They had an argument last time na nakita sila. Palagi kasi niyang sinasabi ang sitwasyon ni Venice and I see that he is getting impatient with her. Being so stubborn, Venice seemed to be taking revenge on him. Sacrifice for me? Hindi ko maintindihan. Do you think hindi ka talaga nila kilala ni McNeil? When you applied for a secretary? Bakit niya pipili ng isang tulad mo kung malaki ang kumpanya ng papa mo na business partner din niya? Magkaibigan sila, hindi ba? And I suppose, sa hinahabahan ba ng panahon, imposibleng hindi mo siya kilala. Imposibleng hindi pa niya nakikita sa tanang buhay mo kung napupunta naman siya sa bahay ninyo. How do I know all of these things? Because I know a lot about you. Bukang bibig ka sa amin ni McNeil kahit nung bata ka pa lang. Nagulat pa si Venice. Sino ba makapagsasabing ang dating kalaro ni Sally at Christelle ay naging sekretary ng kanilang kuya? You change a lot, Venice. You really change your identity para hindi ka nila makilala because you really want to be near McNeil. Hindi ba? Wala kang karapatan sabihin sa akin lahat ng yan. Sino ka ba sa akala mo? Besides, you really know nothing about this game. Talaga ba? Do you think McNeil will really play games with you? Hey, you brat. Huwag mong pahirapan si McNeil. Matagal ka niyang hinintay. Hindi niya inaasahan na magkakaharap kayo sa kanyang opisina ng araw na yon. Kaya huwag mong sasabihin na hindi kanya mahal. Hindi lang niya sinabi. Ayaw niyang lang sabihin dahil gusto niya makita mong effort niya para maging karapat dapat siya sa kagaya mo, Miss President. Hindi siya naniniwala sa mga sinabi ni Betty. Natural kaibigan mo si McNeil at lahat ng kwento niya'y paniniwalaan mo. Malay ko kung anong motibo mo. Calm down. Gusto ko lang kayong tulungan. Gusto ko lang siya maging masaya sa piling mo. Malumanay ang tugon ni Bettina. I don't owe anything from you, Bettina. Hindi mo siya kailangan tulungan.
Know your place before barging in. Tumayo na siya. Mukha na pa sumapayat si McNeil sa mga nasabi niya. Just as I thought, I should really be stubborn brat and a stubborn earnest of Rachini. I hope na masaya ka rin kay Victor. Tinapag niya ang kanyang upuan kaya napalingon ng mga tao sa loob ng kainan. Nanlaki ang mata ni Betty. Hindi naman niya pinagsisisihan ang lahat ng nangyari sa kanila ni Victor. Napilitan din ang kanyang mga magulang tanggapin si Victor kaysa naman lumaki siyang single mother at walang kilalaning ama ang anak nila. Nagmadaling umuwi si Venice. Doon niya nalalang pupunta si McNeil sa bahay nila. Nadaling na tuloy siya dahil sa pag-uusap nila ni Bettina. Hindi siya maniniwala sa mga sinasabi ng babae. Nawala lang siya sa kaibigan dahil pakiramdam niya pinahihirapan ni Venice. Mahigpit na hinawakan ni Venice ang manibera ng kotse. Gusto niyang manggigil sa inis. Hindi siya bulag para hindi makita mga effort ni McNeil. Kanina nga lang nagpapadala ulit siya ng bulaklak sa opisina. He sent text messages from morning to afternoon and every hour the whole day. Dalatan niya ang kotse ng lalaki sa labas ng gate. Nasa bakunan sila ng mga bata at naghihintay sa kanyang pagdating. Ugali ni Reagan na salubungin siya sa garahe dahil delikado to. Kumaway sa kanyang bintana pagkahinto ng kotse. Sinilubong kagad siya ng halik sa pisngi. Hey little boy, mommy told you not to go to the garage when my car is coming. See? Alexi is just beside daddy. Pero, hindi yun alam ng bata. McNeil, bakit di mo kinuha kagad si Reagan? Delikadong ginawa niya. Sorry ma'am, I was off guard. Bigla po kasing tumakpot si Alexi lang nahawakan ko. Diretso sila sa loob ng kabayan at may magandang bukay ng bulaklak sa sala. How's your day? Inabot yun ni McNeil sa kanya. Dinilohan kagad ni Yaya Mary ang mga bata upang sumama sa kanya. Dala na ni Yaya Lita ang pinamili sa kusina. Ha? Venice, nandito ka na pala. McNeil, dito ka na kumain ha? Yes po, tita. Correction, mama ang itatawag mo sa akin. Pero tinitigan ni Venice ng masama si McNeil. Tita, sabi ko nga, tita. Ngumiti na lang siya matapos irapan ng babae. Sumunod na kayo dito sa dining table. Utos ni Rom. Hello, papa. Bati ni Venice. O, McNeil, akala ko ba may business trip ka? Opo, pero baka po mamiss ang aking mag-iina. Bakit? Hindi ba parehong trip ninyo ni Venice? Napailing si Venice. She has no plans of going on a business trip na kasama si McNeil. Si Mr. Chan ang pasasamahin sana niya but it was canceled for another date. Papa, let's eat na po. Tahimik lang sila habang kumakain. Kaya siguro nagpapabili ang kanyang mama ng champagne dahil may bisita. Sorry ma, I forgot the champagne. Mabuti nilang nakisuyo din ako kay McNeil. Tumawag kasi siya rito, tinatanong ko nandito ka na. Just what I thought. Nakalimutan mong pinabibili ko. Sorry po. Masaya ang kanyang papa dahil nandoon si McNeil. Maybe he was thinking that everything will be fine with them in the future. Pagkatapos kumain, sinamanan nila mga bata na natulog ng maaga. To her surprise, McNeil led Regan to prayer. Pareho silang lumuhod sa dulo ng kama. Hindi na siya ng lalaki para lumuhod din. Nakatingin lang din si Alexi kaya lumuhod to sa tabi ng kapatid. Let's pray, Regan. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. Sumunod naman ang bata. Kung anong sabihin ni McNeil, inuulit lang ng kambal. Bless mommy, bless daddy, bless lolo and lola, bless Yayalita and bless Regan and Alexi. Amen. Saka humalik ang mga bata kina McNeil at Venice. Nag-goodnight kiss ang pareho. Kinalimutan ng bata at saka tinapik-tapi. Madaling nakatulog ang bata at ganun din ang ginawa kay Alexi na hitid siya sa kanyang silid. Tahimik silang lumabas ng kwarto. Matraffic ba? Medyo madami kasing tao sa grocery store na puntahan ko kanina eh. So, you have a business trip? Iniba na niya ang usapan. Yeah, ayoko na sana. Ilang araw kayong tatlo? Hindi mo kailangan baguhin ang daily routine mo just because of us. You can still go on business trips, then come here anytime you want. May nangyari ba? Are you pressured from work? Pagod ka ba? Sabay akbay sa kanya tapos sinilot ang balikat ko, pero umiwas siya. Ano ba, McNeil? What's wrong? I'm tired. Pagod ka na rin siguro. Why don't you go home? Taas kamay kaagad si McNeil. Hands off siya sa dalaga. Okay, I'll go. I'll come back tomorrow. Sana malamig ng ulo mo. Kahit huwag ka munang pumunta dito. Medyo busy ako, di kita mahaharap. Busy ka bukas at sa mga susunod na araw. Okay, di naman ako mahirap kausapin. Aalis na ako. Kinuha niya ang kanyang coat. Sleep tight. Dumiretso na siya without nagging a kiss from me. At siya ang hindi nakatulog. Iniisip niyang lahat ng mga sinabi ni Betty. Mabuti niyang kausapin si Rom kinabukasan. Pumasok siya sa kwarto nila. Nakaupong matanda sa malit na sofa. Nagkakape siya sa loob sa halip na sa bakuran. Nagbabasa pa ng dyaryo. Papa, can we talk? Bakit malungkot ang anak ko? Nagbaba na sa lamin si Rom. Inilapag niya ang dyaryo.
Nag-away ba kayo ni McNeil? Papa, how well do you know McNeil? Close ba talaga ang family natin sa kanila? Nagkatinginan sila ni Nadja. Tumayo si Nadja taali sana, pero pinigilan siya ni Rom. Stay here. Naupo si Nadja sa tabi niya at magkahawak pa sila ng kamay. Well, una kong business partner ang mga magulang ni McNeil, pero madalas na sa Mondragon si McNeil noon. Bata pa lang tinuturuan na siya ng magulang ko kung paano hawakan ang kumpanya, hanggang sa mamatay sa aksidente ang mga magulang niya. Maliliit pa mga kapatid niya noon. May mga pagkakataong dinadala ko rito ang kanyang dalawang makababatang kapatid, sina Crystal at Sally. Sila ang madalas kong kalaro. Parang di yata nagkakwento yun ni tita. Siya ang nag-aalaga sa iyong tatlo. Medyo mas matanda ang mga batang yon kaysa sa iyo. Was there any instance na nakikita na ako dito ni McNeil? Kahit nung bata pa ako. Nagkatinginan silang dalawa. Hindi niya maintindihan ang mga sulyap na iyon. Never kang nakita ni McNeil. Ibababa lang niya ang mga kapatid sa gate at papapasukin na siya ni Nadja. Puro babae ang kapatid niya at tuwang-tuwa pa sa iyo sina Crystal at Sally. Gusto ka na nga doon nilang umuwi para may kalalo sila. After some time, I sent you abroad with your tita Nadja. That's why you don't get to see McNeil. Alam naman ni McNeil na mayak talaga akong babae, sabi ng kanyang ama. Hoy, Venice, huwag mong sabihing hindi mo pa nakita si McNeil dito. Mama naman eh, alam ko po yun. Napapikit na lamang siya. Tinatanong ko naman po na medyo bata pa po ako. Kahit ireto kita sa kanya o pinakapakausap na i-blind date ka sa kanya, tumatanggi siya. Hindi ko alam kung bakit. Lagi sinasabing bata kapat madaling magbabagong isip mo. Kasi ayoko maniwala sa ginawa ng anak mo. Mama naman eh, kala ko pa naman kakampi ko kayo. Why sullen curiosity? Hindi na siya nagkaila. McNeil was her ideal man. Sleeping beside him naked is something she could not even forget. Ayaw niya rin makalimutan din siya ni McNeil. Late na siyang pumasok sa opisina. Masinsin ang usap nila ni Lucrecia. Naisip niya ipaghanda na surprise party ang kanyang ama, 60th birthday nito. Gagawin nilang gallery of success ang ground floor ng Rachini Company. Malaki ang kanilang kumpanya at may sarili silang gusali. Sa DreamWorks, siya nagpatulong na iset up ang lahat ng mga larawan dahil alam may magaling si Miss Hershey sa pagkoconceptualize ng ganong event. Si Miss Aiko ang kanyang intusan para piliin ng mga pictures ng kanyang ama over a certain period of time until Rachini Company reached the peak of its success in the business industry. Malupit na sikreto ang lahat. Busy siya at di siya tumatanggap ng kahit anong tawag maliban sa tawag ni Lucrecia sa direct line. She turned off my cell phone, but she suddenly missed Michael over the phone before starting her work. Badang 10 a.m. dumating ang mga bulaklak pero hindi siya nagpasalamat. She focused her mind on the agenda. Paglabas ko ng opisina, nagtungo siya sa opisina ni Mr. Chan. Good morning po. Biglang napangiti ang matanda. Naku ma'am, bakit po kayo nandito? Ano pong kailangan ninyo? I came personally to tell you na kayo na lang po si mama sa business trip ni Mr. Yu. I guess you know the details of it. Ma'am, please, busy lang po ako sa surprise party para kay papa. Makakaabot pa naman po kayo eh. Tamang-tama sa araw na dating ninyo.